Welcome back, mga Kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, mainit nga po itong post ng Shopee. Marami kasing nagsasabi na si Main Mendoza rin po yan. Marami rin po nagsasabi si Maha Salvador daw po yan, mga Kaaldab. Pero kayo na po bahala humusga kung sino. Di po ba? Hula-hula. Malalaman po natin yan mamaya na nga po. Magla-live po kasi ang Shopee, mga Kaaldab. Although si Mengay sa Lazada po yan eh. Di po ba? Eh kung siguro masasabi natin na hindi na po siya sa Lazada o sa Shopee na po siya, depende po, mga Kaaldab. Pero ito wala pa namang formal na update. Ulitin ko, mga Kaaldab. Kumbaga, sabi ko nga po, kung updated po kayo sa social media, alam nyo po yung pinupunto ko. Di po ba? Ulitin ko, pwedeng si Maha, pwedeng si Main Paul Kerson, mga Kaaldab. Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan yan. Alam nyo naman po na nagkakaroon ng issue si Maha at si Mengay. Lalo na nga po, sa balibalita nga po na siya po daw yung nagpuprobok ng kay Congressman Espated, di po ba, na talagang parang siya yung pinakamata pagdating po sa loob ng APT. Ito'y base lang naman po sa mga nakikita natin at base po sa ibinibigay sa kanya, di po ba. Mas hindi ko alam, mga Kaaldab, kung bakit po nakuha ng Eat Bulaga si Maha. Gayong sa tingin ko lang to, mga Kaaldab, correct me na lang if I'm wrong, parang paborito ngayon si Maha. Alam nyo kung bakit? Sunod-sunod po yung project niya. At balita ko, may movie pa itong gagawin. Bukod sa bagong palabas niya sa ABS-CBN, kasama niya si Shura Mires, kasama niya si Richard Gutierrez, at may bago siyang mayroon siyang TS sa TV5, kasama niya si MJ. Parang paborito po, di po ba? Hindi ko to pinopromote, ha? Sabi ko nga po sa inyo, kung updated po kayo pagdating sa social media, eh okay lang, di po ba? Kasi alam nyo naman, oo, Mr. Destiny, trending talaga yan. Kumbaga, kahit sa wall namin dumadaan yan, kahit hindi namin pinapalo, eh lumalabas at lumalabas po yan. Kung magtataka po kayo kung bakit po may mga kumbaga ganitong lumalabas po sa mga wall nyo, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, yung iba po kasi dyan nagbabayad eh, tapos yung iba troll. Ibig kong sabihin, katulad po sa Facebook, kapag nag-upload kayo ng video, pwede kang mas marami yung makakapanood kung magbabayad ka. Ganun din naman po sa Twitter, kumbaga may mga binabayaran din po yan, na kumbaga kung papaano mas marami pong makakita at nakakabili din po ng followers dyan sa Facebook o sa Twitter, mga Kaaldab. Sa Facebook wala, sa Twitter lang po. Eh sinasabi ko lang po sa inyo para alam po ninyo na magugulat kayo yung isang Twitter account na baguhan lang, meron ng 100,000 followers, may 10,000 followers, samantalang kahapon lang po niya ginawa. Di po ba? Although sasabihin, eh matagal na yung kasi yun, Mr. Destiny, na deactivate lang yung account niya, nagkaroon ng problema, na-report, tapos gumawa siya ng bago, kaya sinundan agad-agad ng mga netizen o ng kanyang mga dating followers. Huwag po kayong maniniwala ron. Ito yung isa sa maganda sa akin o sa mga dumadaan sa channel ko. Nagiging updated po kayo. Lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga masasabi natin na alam nyo na yung pinupunto natin. Dito, mga Kaaldab, hindi ko po pinopromote kung ano man po yung mga nakikita ninyo. Ang sa atin lang, eh gusto natin maging updated sa social media. Madaling magsalita, mahirap magkomento, di po ba? Kaya lang, mga Kaaldab, mukhang malakas po talaga eh. Di po ba? Kaya nga po sigurado, 101% napapaisip na kayo, Mr. Destiny, sa tema lang ng katawan, galaw, parang si Maha,
pero pwede rin pong si Menga, eh, di po ba? Depende po, hindi po natin gaanong nakikita, pero sabi ko nga po sa inyo, magkakaalaman na kung si Main Mendoza nga po ba yan o hindi, mga Kaldab. Base po sa mga nakikita naman po natin, base po sa mga reaksyon ng mga netizen, dun po natin niya malalaman kung lumipat na nga po ba sa Lazada o sa Shopee si Mengay. Yan po ay malalaman natin. Pero ulitin ko lang po, napakarami po ngayong issue na ibinabato sa social media about kay Mengay, kay Tisoy, kay Bea, na umaayon naman po talaga sa GMA. Sa totoo lang po, mga Kaldab, pag nawala po si Mengay pansamantala sa Itbulaga at pumasok si Alden, totoo naman po na ang unang makikinabang dito ay ang teleserye po ni Alden. At syempre, pabor na pabor ito, mga Kaldab, sa GMA, dahil dadami yung endorsement niya, dadami yung TV commercial niya, dadami lahat, mga Kaldab, ng mga kaganapan. Di po ba? Ulitin ko, depende na lang po sa paniniwala at pananaw po ninyo. Ang sa akin lang, mga Kaldab, gusto ko maging updated po kayo kung magkakaroon ng mga ganito, Maha versus Main Mendoza, Shopee versus Lazada. Di po ba? Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan yan. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated kayo sa mga kaganapan po sa social media. At least updated po kayo. Di po ba? Ngayon, 101% alam nyo na po yung pinupunto natin kung sakasakaling si Maha to tatapatan niya nga po ba si Main Mendoza. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets na mga ina-update natin, sa mga taong ayaw lagi ng update natin, nire-respeto natin yan at ginagalang. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po updated po kayo, lalong-lalo na nga po pagdating dito sa social media. Napakarami po talagang fake news. Hindi po ba? Pero ulitin ko, lahat ng mga ina-update natin galing po mismo sa mga taong masasabi natin na nagbibigay din po ng update. Kaya imposible po na tayo po yung nagbibigay ng fake news. Hindi naman po tayo gumagawa ng mga edited o mga picture, mga video na gawa-gawa lang. Lahat po ng pinapakita ko, base, real talk to, base po sa kumakalat, base po sa trending, base po sa mga pinag-uusapan. Yun po yung isa sa maganda po sa channel natin. Di po tayo, alam nyo na, at ginagalang ko po lahat ng komento sa akin. Lahat, pabor man yan o hindi, nire-respeto ko po yan. Alam ko naman po, mga Kaldab, na may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion sa mga bagay na yan. Real talk, mga Kaldab,